Begini, Pak. Ako po pala si Judith Huligas, ha? Taga Isabela po ako. Hello po sa mga Ilocana dyan. Sa lukuyan po, dito po ako sa Dubai. Nag-abroad po ako kasi ito ang alam ko na na makatulong sa aking pamilya. As a OFW, mahirap po. Lalo na pag mismo ng iyong mga pamilya. Pero wala akong magawa kundi magtiis at tatagan ng loob. Nagdasal po ako sa Panginoon na sana bigyan niya ako ng magandang opportunity at nasagot naman po. May one day, may nag-introduce sa akin ng isang negosyo na kumita, pwede daw po akong kumita ng malaki. Nung una, nagduda po ako. Pero nung na-explain na sa akin, gusto ko po siya. Yung gustong-gusto ko na po siyang gawin. Kaso nga po, wala po akong kukunan. Pero gumawa po ako ng paraan, nangutang po ako. Kasi kahit andito po ako sa abroad, hindi pa po tapos yung buwan. Nakabudget na lahat ang sahod. Mag-share skin lang po ako. Yan po yung ano yung una. Nung nag-activate na po ako, nasubukan po din po yung offline. Mahirap po noon. Sa kasama ko po lagi si Coach Leia. Siya po lagi yung sa tabi ko, nag-aalalay sa akin. Yan, si President William Barbo. Kasama ko po siya. Lucky po ako dyan. Tapos sila Sir Jericho, sila Sir Billiard. At nagpapasalamat po ako kay Mentor Warren kasi madami po akong natutunan sa kanya. At kay Coach sa Leia Sumayo po, siya po yung under siya. Pasensya na po kasi na ano po ako. Tapos naririnig pa po ba ako? Yes, yes. Ah, sige po. Salamat po. Si Coach Leia po, siya po pala yung founder ng team Freedom Fighters. Hello po sa mga ka-team po namin. Ginagawa ko po itong negosyo dahil sa pamilya ko po. Sila po. Sila po ang aking pamilya at sana buo ko pong pamilya. Madami pong pagsubok. Kaso, hindi po ako tumigil kasi iniisip ko ang pamilya ko kasi sila po ang dahilan kaya po nagawa ko ang RTX export. Kaya inaral ko po mabuti at nakapag-direct na din po ako. Sila po si Coach Elena, nasa ano po siya ngayon, nasa Canada, kumikita na din po siya. At saka si Coach Marlene, nasa Singapore po. At
madami na po din po yung cross line. Saka ito na po yung resulta ko ngayon. Yan na po. Tapos, nung gine-implant po ako ni Mentor Warren, lalo po akong na-excite kasi malaki talaga pala, malaki ang kitaan. Kasi tumudo po ako. Ayun, ginagaya rin po ako ni Coach Leia sa walang taong pagsuporta sa akin. Kahit busy po ako dito, andyan sa Prague. Ayan na po, nung pandemic na, malaki-laki na din po. Tapos na po ako ng store, nag-add-add na po. Tapos naawar din na po ako ng top earner, 11th place na po ako dyan. Tapos na-include din po ako sa 75K Club Awardees. At nag-top one earner na din po ako sa team namin sa Freedom Fighters. Kaya wag po kayong susuko kahit marami pong pagsubok. Gawin nyo lang po. Gawin nyo lang po. Kahit madaming pagsubok. Yun lang po. Ayan. So, grabe yung kaba mo. Talagang nararamdaman ko. Okay. So, again, thank you so much, Coach Judith. Kasi sa totoo lang, pagpasensyahan nyo na po siya. Kasi anytime kasi pwede siyang tawagin sa kanyang mga amo. Diba? So, grabe ano, grabe yung sakripisyo. Yan, salamat po, Judith, na talagang nagbigay ka ng oras kasi sa totoo lang, kagabi, nung sinabi ko sa kanya na isa siya sa bangshe, sabi niya, sigurado po ba kayo, ate? Diba? Alam mo ba yung pakiramdam na kahit na medyo kabado, no? Kabado talaga siya, at saka dito, first time niya kasing mag-share, first time niya talaga to, at si Coach Judith kasi is napakatahimik po talaga na tao. Kahit may meeting nga kami, hindi siya masyadong nagsasalita. Diba? Imagine niyo po. Pero ngayon, talagang nagbigay siya ng oras para ma-inspire po tayong lahat. Ano? So, ayan. So, meron po ba kayong na-inspire po ba kayo kay Coach Judith? Sige nga po, paki-chat. Diba? Imagine niyo po, napaluha na siya kanina pero pinigilan lang niya kasi nga may mga kasama kasi siya dyan sa bahay ng amo niya. So again, thank you so much, Coach Judith, kahit na sobrang busy mo dyan, marami kang mga ginagawa. Yes po, silent operator po yan, totoo po yan, may nag-message dyan. Siya po yung isa sa downline ko, isa sa business partner ko po na tahimik lang po siyang magtrabaho. Sa totoo lang. Actually, siya po ay 14 stores. Sabi ko nga, habulin mo yung isa na lang para graduate ka na sa grade 1. Diba, 14 stores na po siya kasi nga, after nung nakita niya po yung game plan ni Mentor Warren, doon siya mas lalong nabuhayan ng loob na nag-decide siya, sige po, mag-extend ako kasi nga po gusto mong talagang gawin. Tapos ngayon, yun bang, hindi lang niya nasabi na yung bigla na siyang may income, alam mo ba yung income niya na hindi niya inaasahan na pumapasok sa account niya kasi nga po, again, positioning, nakapag-position kasi siya. Diba? So, yun po ang maganda. Tama po yung sabi niya na na-experience po niya yung offline before. Sinasama-sama ko talaga siya sa office pero ilang beses ko na siyang sinama. Alam mo ba yung hindi pa niya makuha yung kadaldal ko. Diba? So, pero thank you so much, Coach Judy, sa tiwala mo sa akin at maraming salamat na talaga nabigay ka ng oras ngayon kahit na alam ko na first time mo to. First time niya po magsalita kasi kahit sa team po namin, sa group namin, kapag meron kaming gathering or hindi talaga siya masyadong nagsasalita po, nakikinig po siya. But now, she really give us time to share experience po na kahit sobrang busy, maraming subok, wag lang po talaga tayong sumuko. Diba? So, moving on tayo. Okay, so again, thank you so much, Coach Judy. Sige nga po, paki-chat kayo dyan kung talagang na-inspire kayo ni Coach Judy. Yan, congratulations po. Yan. Kung na-inspire po kayo kay Coach Judy, sige po, paki-chat tayo dyan para at least tawag dito.
Diba? Yes po, very inspiring po. Thank you po. Thank you po, Coach Shan. Okay? So, ayan. So, again, thank you so much, Judith. Next, moving on tayo kasi medyo marami pa tayong sharer. Okay, ang susunod po natin ng speaker, okay, pero hindi ko siya nakita. Hindi ko kasi siya nakita. Hindi ko lang alam kung, teka lang po, ano pong pangalan niya sa ano? Sa Facebook? Ay, dito sa Zoom? Alam naman, pwede pong paki-chat. Yan, saglit lang po ha. Ayan natin yung first, next sharer po natin. Okay? Next sharer po natin si Coach. Hindi ko kasi siya masyadong kung saan siya bansa. Okay? Pwede po paki-chat. Teka lang po ha. Kung saan bansa po yung ating next sharer, kung sino po yung, sino po nakakakilala sa kanya. Oh, okay. She's from Malaysia, from Team Laban. Ayun, okay. I think nandito na siya. Andito po siya. Andito. Eh, siya po ba to? Si Ma Cordova? Tama po ba ako? Judy Cordova? Ma Cordova? Sige po, i-close muna kita po ha. Ayan. So, I think she is really, really new in this industry. I think first time po niya, okay? So, ngayon makikilala ko siya, okay? Ayan, pati ako, makikilala ko po si Madam. I think siya na itong naka-smile sa harap ko. Ikaw na po ba yan, Madam? Ayan, oh, okay. So, ayan, Ma'am. Of course, diba? Thank you so much for your time again, please. Without further ado, pero siguro po, i-check ko nga po muna yung ating mga viewers. Ayan, wow, ang babae talaga ng mga RJS expert, ano? Naka-open cam talaga. Yung iba close cam, di ba? Okay. Guys, paki-open up your camera po. Kasi sa totoo lang po, again and again and again, ang galing ng speaker ay nagdidepende po yan sa audience. Okay? Tama ba ako? Di ba mga speaker beta sa Zoom? Di ba? Hindi po madaling magsalita na ikaw lang mag-isa. Gaya kasi before sa offline po eh. Okay? Sige, wag na po nating patagalin. Please help me welcome without further ado our OFW from Malaysia, Coach Jubi. Sorry po, Coach. Ate ka lang po. Coach Ju, ayun, si Coach Judy Cordova Bernal. Hello po, Coach. It's your time to shine. Hello, good evening. Hi, Coach. Thank you. Clea, thank you so much sa pag-welcome. Good evening sa ating lahat. Welcome po, welcome. Magpakilala muna ako kasi bago-bago pa lang talaga ako dito. Coach, mga 2 months pa lang po. So, ako si Ma Judy Cordova Bernal from Negros Occidental po, Bisayang Bisaya, San Carlos City. Mix po, Ilongga, kasi nakapag-asawa po ako ng mga Bernal, taga Bacolod City. Pero hiwalay na po ako, kaya single mother po ako sa isang anak namin. So ganito, dahil sa kahirapan ng buhay, nagtrabaho ako, sipag lang ng sipag, nangatulong, namasukang katulong sa Manila hanggang sa Malaysia. Dala-dala ko rin yung anak ko, kasi nga naman iwanan ko, wala nang ako maiwanan pamilya. Kami lang talagang mag-ina, nagsusumikap sa buhay. Kaya lang, sa sobrang sipag ko, kulang pa rin po kasi magkano lang sweldo ko. Tapos, simpre, padala pa sa anak, nag-aral pa yung anak ko noon. Tapos, hanggang wala kaming bahay, nangungupahan lang din sa Manila. Hanggang sa sobra kong sikap na magkaroon ng bahay, hanggang ilang taon na ako, nag-asawa na nga lang din yung anak ko, hanggang napunta yung anak ko dito sa Malaysia, kapos pa rin po kami kasi may mga apo na po ako, so tulong pa rin ang tulong. Hanggang pinilit ko yung sarili ko na makakuha ng bahay. So ngayon, yung sweldo ko po, hanggang bayad lang po ng bahay. Halos hindi na nga ako makapag-vacation dahil wala nga akong naipon. Ito na ngayon, last year kasi, ini-invite ako ng close friend ko na si Dudes Balibalos. Sabi niya, ate, pumasok ka dito, te, kasi si Jan, si Coach Kister Jan, yung pamangkin ko, yun po yung coach namin ngayon, na may milyon na, te, ang laki na ng kita niya. Sagot ko naman, kasi niga ko eh, wala akong pakialam eh. Sabi ko, oh, ganun ba? Sige, magpayaman muna kayo, pautangin niyo ako, pamember niyo ako dyan ha. Kasi wala akong pirang pang pamember dyan eh. Yun lang talagang sigot ko. Tapos sa Facebook, talagang active ako ng active kasi yan lang po talagang libangan namin mga OFW eh. So ngayon, nakita ako siya nung July lang nitong 2021.
Nakita ko siyang may post na income. Sabi ko, ano ba yan? May 3,000, may 6,000. Sabi ko, dudes, totoo ba yan na may income ka? Sabi niya, opo te. Tapos, ura-urada niya akong pinakausap kay Coach VP Kister dyan. Tan, sabi niya, kausapin mo yung pamangkin ko, te. Ano bang oras, pwede ka? Sabi ko, o sige, anytime ngayong gabi. Ayun, excited na ganito po siya, ma'am, ganito ganyan, magpa-activate ka. So kinabukasan, nagpa-activate ako dahil nagka-interest ako doon sa product. Kasi sabi ko, sige, okay lang yan. Parang nag-shopping na ako ng mga products na yan, 9,148. Parang gamitin ko lang din naman yung mga products na yan. Sabi ko ganun. Di wala lang, nagpa-member lang ako. Pagka kinabukasan, after 2 days, sabi nila, atinda ako sa Zoom meeting kasi nga doon mayroong meeting ganun. Tinuruan lang po ako ng tinuruan ni Dudes Luis sa kanil, Coach Kister Jantan. Dahil wala akong, ni isang kaibigan sa RGS Expo, wala akong kakilala talaga sa Facebook. Siyang talaga. So, after 2 days, 3 days, ginimplan ako ni mentor. Isa pa lang po yung store ko noon. Ginim niya ako. So, lutang lang ako. Nakikinig lang sa kanya, anong sinasabi niya. Pero nandoon yung sa isip at puso ko, ipan ko, sabi ko, interesting nga siya. Sabi ko, tapos, pinaluap ako ni Coach Jantan. Na, ate, oh ma'am, ganito po yan. Maganda kasi pag ad store kayo, kasi pag nasa taas na, habulin yung ganito, ganyan. Tapos, sabi ko, alaga, magkana naman ako ng another 9,148. Wala nga akong pera. Saan ko ba yung kukunin na yan? Di, napilitan na naman ako. Sige, nag-add naman ako. Ate naman sa Zoom. Pagka-add ko ng another 1 store, 2 store na ako, nag-post sa Facebook sila ni Coach na may income akong 1,250. Sabi ko, wala, totoo ba to? Income na ako? Wala pa naman akong ginawa. Nag-add store lang naman ako. Kasi lutang ako. Wala akong alam. Wala talaga. Tapos may isang kong friend nagtanong sa akin. Sabi niya, ano ba yan? Ba't may income ka dyan? Totoo ba yan? Sabi ko, totoo yata to kasi may income ako. Sabi ko ganun. Sabi ko, kausapin mo nga Coach Kister Jantan kasi hindi nga ako marunong mag-convince ng tao. Wala talaga alam. Ako naman, inosente, ignorante. Hindi ko alam kung paano ang proseso nito. Basta nakikinig lang ako. Di, nagkausap siya ni Coach. Aba, sabi daw kinabukasan daw magpa-add store, magpa-activate siya agad. 3 store? Ako 2 store lang. Sabi ko, hala, di ba magiging apps ako? Bakit ako 2 stores yet ang maging liners ko? 3 store? Ay, hindi. Habol ako. Nagpa-add ako ng 2 store para maging 4 store. Ako, exciting na nga kaming 2. Nagkabulan kami. Tapos siya, nung ginim na naman siya ni mentor, nag-gets niya na naman, nung umating na naman kaming 2, umating kami sa Zoom, sabi niya, hala, exciting ate, kasi ganito ganyan pala siya, di ba, naka-inspire naman ganito, talagang road to 15 store ako. Di sabi ko, paano yan, mag 15 store, laki-laki noon, tayong pira. Di sabi niya, basta mag-road to 15 ako. So, na-challenge ako sa kanya. 3 stores siya, ako 4 stores. Pag kailangan lumamang lang ako ng isa, okay na ako doon eh. Tapos sabi ko, may paluwagan ako. Kaso lang hindi ko pa sasahurin yun. Di, kinunta ko nung gabi na yun yung kaibigan ko. Sa awa naman ni Lord, talaga namang maraming nagtitiwala sa akin. Kasi masabi kong marami akong kaibigan talaga. Sumasandal lang ako sa mga kaibigan ko. So, nanalig lang sa Panginoon, ganun. Tinawagan ko yung kaibigan ko. Ay, minisis ko pala. Sabi ko, pahiramin mo nga ako ng pira dahil bayaran kita pag nagsahod ako sa paluwagan. Sabi naman niya, kailan mo kailangan? Sabi ko, pwede ngayon na, i-transfer mo sa akin dahil bukas ipadala ko agad to. Aba, tinutuo nga. Sabi ko, ha? Di pala to. Pasto pinadala ko na agad kay Coach Kister Jantan. Sabi ko, sa 15 store ko na agad yan. Sabi niya, wow, 15 store ka na agad. Sabi ko, oo, kasi may inutangan na ako. Nasolve ko na yon. Yung aking tao naman na isa, yung invites ko, isa pa lang kasi siya. 3 days lang din, nag 15 store din siya. Di, boom yung kita ko. Kasi sabi ko, wala, ang laki ng kita ko dahil sa 15 store ko. Tapos nag 15 store siya. Di ba, ang laki? Tapos, di nag-invite sa naman ako ng isa. Di, siyempre, wala din siya kamong pang bayad dahil nga wala pa siyang sahod. Sabi ko, sige, kuweran ko muna dahil para lang, kahit wala akong pira, ginawan ko ng paraan, kuweran ko siya para lang may timbang nga daw. Di, exciting nga yung nangyayari sa amin. Ala, posting na posting sa Facebook.
Facebook lang mga ginagawa at in sa Zoom, para andali-dali lang, gabi ko lang siya ginagawa kasi bilang OFW dito sa Malaysia, may obligasyon ako, trabaho. Ginawa ko lang siya sa gabi hanggang madaling araw, nag-check doon sa messenger kung sino yung gising, kung sino yung ano, lasigi, buting tingin, kumustahin, ganito, ganyan. So ngayon, nakumpleto ko yung apat ko, yung manpower kong apat. Hindi lang one store, two store, three store, four store. Di dumaki yung income ko nga. Sabi ko, nagulat naman. May check-in ako na 34,000, 20,000. Tapos sabi ko, wala, magkapagbayad na ako ng mga utang ko. yung bahay sa Pilipinas na hinulugan ko, madali ko na lang ito ma-impas kasi mayroon akong extra income. Ganun. So excited ba? Hanggang na sa dalawang buwan ako, nakakuha na ako ng walong tao. Kaya nga, two general na daw, sabi ni Kuts, bala ka dyan, Kuts, kung ano yung title na ilagay mo dyan, basta ako maghanap ng tao. Yun para lang, yun na nga po. Ito nga daw, October 23, may awards daw kung ganyan, two general daw yun, kasi nakakumplito na ako ng walo. Tapos, nakatatlong daw liners ako na nag-15 store. Kaya ang laki na po ng income ko. Bawing-bawi na po ako doon sa 135,000 ba yun yung puhunan ko? Isang buwan bawi ko na siya. May mga products pa po. Yung products hindi ko pa nagalaw. Unti-unti ko pa lang siyang tinitikman. Pero yung iba, ipabinta ko yun sa mga pamangkin ko. So, yun. Ano ko na yun? Extra pang income yun. Kaya sabi ko nga, ang ganda nga talaga dito sa RGS Export. Hindi mo masabi na pag nag-invite ka, sabi, busy kami, wala akong panahon dyan. Bakit ako busy din naman na ginawan ko lang siya ng paraan dahil madali lang siya. Facebook lang po tayo mag-chat, tapos atin ang Zoom. Napakadali lang pala niya. Pag nandyan ka na talaga, pag pumasok ka na, maintindihan mo na siya. Sa umpisa lang yan, parang nangangapa ka lang, na parang wala lang, pero padahan-dahan, pag ginagawa mo siya, sikapi mo lang siya talaga, makuha mo. Kaya ito na nga yung katuparan ng mga pangarap ko na sabi ko, kasi 4 na taon pa lang yung bahay ko dahil 10 taon ko yung babayaran yun, may 4 na taon pa siyang kulang. Sa edad ko ngayon, 56, sabi ko, parang ang tagal naman, gaano pa ako niyan, kailangan ko talagang mayroong negosyo, extra income. Ang hirap naman negosyo na wala ka doon sa Pinas, na ipagkatiwala mo lang doon. Sabi ko, parang mag-grab ka rin. At least dito, lifetime ko na siyang business na 135,000 nilagay ko siya dito. Nasa akin na lang yun kung paano ko siya patakbin. Kaya nga sabi ni Mentor Warren, dito kasi may choice ka. Pwede kang iparelax muna, pahinga mo muna kasi yung pinuhunan mo, nandyan lang siya, hindi siya mawawala. Kaya sabi ko, oo nga, hindi mo ma-pressure yung sarili mo. Nasa sayo na lang kung paano mo siya dalhin. Magaan lang siya dahil kung gusto mo talagang sikapin, kikita ka. Kung gusto mo munang pahinga muna kasi inadya lang yung puhunan mo, hindi siya nawawala. Diba? Yun ang yung kagandahan dito sa RGS Export. Ang iba lang kasi, hindi pa sila, lalo na yung mga first-timer dyan, sabihin nila na ang hirap niyan kasi pag wala daw kang makitang, huwag niyong sabihin wala, talagang mayroon. Huwag niyong i-underestimate yung mga tao kahit anong hirap, basta nagsusumikap. Kasi ganun din naman nangyari sa akin Ay, naku, akong pira. Pero pag nandyan ka na pala at sikapin mo, bigla na lang dumating at sabayan lang po natin talaga ng tiwala kay Lord. Kasi nandyan siya, gagabayan niya tayo. Dahil ginagawa naman natin yung ito tama, hindi naman ito illegal. Ba't ka matatakot? Kaya go ka lang ng go. Kaya nga sabi ko nga, kailangan mo talaga ditong may tiwala ka sa sarili mo at saka may tiwala ka rin doon sa taong i-convince mo na kung papasok sila, huwag mo silang i-understimate. O nga, baka hindi niya kaya to. Hindi. Kasi yung akong nag-15 store, yung pangalawa pala, hindi ko sinaasahan na makapag-15 store siya wala pang isang linggo. Sa walang-wala din siya. Sabi niya nga sa akin, ate, wala pa akong sweldo, wala pa akong pera. Pwede mo ba akong i-member niyan? Isang business lang siyang umatin sa Zoom noon. Naintindihan niya na agad. Sabi niya, ati, wala pa akong pera. Gustong-gusto kong magpa-member. Sabi ko, sige, gawa natin ang paraan. O bali, 800 ringgit lang naman dito sa Malaysia yan. Pero 9,148 sa Pinas. Sabi ko, sige, bayaran mo ako pag mayroon ka na. Di, siyempre, yun lang ginawa ko sa kanya. Aba, ilang araw lang siya, naging plan siya ni Mentor, ura-urada siya gumawa ng paraan para magka-15 store siya agad. Imagine, wala pang 1 week, nag-15 store yung isa kong tao.
Kaya nga, masabi ko sa iyo, ang masabi ko po sa inyo, bigla ko talaga nabawi yung puhunan ko sa isang buwan pa lang, bawi ko na siya, na-incas na siya. So yung products pa, di doble pa yung ano. Kaya nakaka-excited dito sa RGSX Force. Sikapin po talaga natin dahil ito na yung tutupad sa mga parap natin. Kahit sabihin mo pa, dahan-dahan lang, basta go ka lang ng go. Huwag kang matulog din. Kasi madali lang naman siya trabahuin eh. Na Facebook lang naman tayo sa Zoom eh. Hindi naman tayo nag-aano ng face-to-face. Dahil pag face-to-face talagang ayaw ko. Dahil wala akong panahon, di ba? Kaya ito na po talaga ang paraan natin. Salamat tayo kay Mentor Warren Trinidad na ginawa niya itong RGSX4 at dito na tayo sa online na ano. Eh, ako hindi tayo marunong sa computer ha. Huwag niyo kong asahan dyan mag-ano po sa baka mamaya bigyan niyo kong ano, assignment na mag-ano. Wala akong kalam-alam sa computer. Basta ako hanggang Facebook, Zoom dito eh. Ito lang ang tinuro, nalalaman ko sa mga quotes na nagturo sa akin. Ito lang, magsasalita lang ako. Kasi sa totoo lang, wala po ako napos talaga. Kahit elementary po, hindi ko natapos yun. Kaya lang ako nagsusumika para lang kumita lang talaga ng marangal para mabuhay kaming mag-ina. Ayun lang po. Salamat po, Coach Lia. Salamat po sa ating lahat. Go lang tayo, fight lang tayo dahil marangal naman itong ginagawa natin. Thank you po. Ayan, di ba? Grabe, Coach. Tawa dito ko, Jody. Grabe, saludo ako sa iyo. Grabe, ang saya ng kwento mo. Ang saya ng kwento mo, Coach. Kasi sa totoo lang po. Grabe, tama eh, no? Tama yung mga sinasabi niya eh, na talagang, can you imagine, di ba? Nakakatuwa lang po kasi grabe Coach Judy, hindi ako makamove on kasi natutuwa lang po ako sa kwento niyo po na sabi mo wala akong alam ano yan tapos nung una diba nung una duda pa siya tapos nung una talagang lutang pa siya nung game plan eh, can you imagine diba pero grabe. Tama naman sinabi ni Coach Judy. Tama talaga sinabi ni Coach Judy. Yan. Sige po, mag-thank you tayo kay Coach Judy kasi sa totoo lang, sa napaka-exciting pag-share po ni Coach Judy kahit ako ang dami ko natutunan. Kasi sabi niya, wala naman, sobrang dali lang naman talaga Facebook. Tama eh, di ba? Kaya nga sabi nga niya, di ba? Huwag mo lang ako bigyan ng assignment ng ano, computer sa laptop. Kasi di ko alam niyan. Coach Judy, huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Di ba? Kasi kahit ano, actually po, kahit ako yung founder ng Freedom Fighters, alam nila mentor yan, alam nila Coach Kester yan, Coach Mayan, lahat ng mga coaches dito. Alam po nila yan na medyo hindi ako marunong sa technical talaga. Pero of course, I need to study. Okay, kaya nga po, buti na lang dito yung anak ko. Pero minsan, alam nyo na, pag anak, talagang, di ba? Alam mo ba, modi. Pero again, Coach Judy, thank you so much. Grabe, kahit sa sobrang eksipo ng pag-share mo, ang dami kong natututunan kasi sa edad po ni Coach Judy, tama eh, di ba? Imagine niyo po, sabi niya, di ba, kung 9899, alam, nahirapan ako ngayon, mag-aadda naman ako. Di ba? At ito pa, doon ako na parang kinikiliti na nagkaroon siya agad ng direct, tapos 2 stores pa lang siya, yung direct niya mag-3 store, hindi siya pa, so, ganun ang leader, honestly po, ganun dapat ang leader, huwag kang pumayag na yung tao mo, di ba, yung tao mo talaga mas nauna pa sa tama eh siya yung upline pero ang mangyayari siya pa yung mas 2 store yan is yung tao na invite niya mag-3 store so kailangan di ba tas ngayon nung sinabi na mag-15 stores eh, hanap din siya ng parang dapat inunahan talaga niya at doon shock siya. Grabe Coach Judy no tama po kasi again ang income po talaga natin dito is given na basta i-follow lang po talaga natin yung game plan ni Mentor Warren, di ba? So kaya sa mga nag-game plan diyan, huwag kayong magpapakabingi-bingihan diyan, di ba? Kailangan po talaga bilisan po ninyo. Kasi kahit ako challenge, na-challenge din po kasi ako sa downline ko, sa business partner ko. Kasi nga po, nung nag-umpisa yung game plan, honestly, hindi pa po talaga ako kumpleto sa 15 stores. Nung nag-start po ang game plan ni Mentor Warren. Pero imagine ninyo po, isa ako sa core leader, hindi ako kumpleto sa 15 stores. Nakakahiya, di ba? Honestly po, mas naunahan pa ako ng business partner ko sa Canada. Kung kilala niyo po si Ate Elena na nasa Canada, mas nauna pa po siyang mag-15 stores sa akin. Pero sabi ko, hindi po pwede. Hindi po pwede na yung tao ko, yung downline ko, di ba, yung business partner ko, is mas 15 store pa kaysa sa akin. Hindi po pwede yan. Kaya nga po, talagang, inano ko sa Mentor Warren, kasi nga po may reason. Okay? Kasi nga po, again, yung store po ko kasi, okay, ako na mismo, please, lesson from my advice, kasi po experience ko po ito. Please po, wag na wag yung sirain yung structure mo. Kasi po, ano po yan, na-experience nangyari sa akin yan.
Kaya nga nagmamadali na ako at pilit ko pong inaayos yung structure ko. Pero again, 15 stores lang po kasi tayo eh. Hindi kasi tayo pwedeng sumobra. Kaya kailangan po, i-perfect yung structure kagaya nung nangyari kay Coach Judy. Imaginin mo, di ba? Naka-perfect structure siya. Nung pini-perfect niya yung structure, yung 15 stores niya, nakakuha siya ng direct, and then ng 15 stores, nakakuha pa siya ulit. Kasi imagine mo, 2 months pa lang siya, nakawalo na siyang direct. Talagang sabog ang income ni Coach Judy. Kasi bakit? Hindi lang po isang store kumikita sa kanya. Lahat ng tao niya, lahat ng store niya, naka-perfect structure, ay nako, grabe. Sarap ng income ni Coach Judy. Kaya abangan nyo sa OFW Top Earner. Di ba? Grabe Coach Judy. Again, thank you so much. Nakaka-inspire ka po. Okay, so moving forward na tayo. I know that you are very excited na for our next sharer. Okay. Anyway, si Coach Judy po pala is from Team XR. Yung bagong team ni Coach Kester na Team Laban. Grabe, lumalapan talaga, Coach Judy. Bisaya ka din pala, Coach Judy. Pag mga Bisaya talaga, no, palaban. Di ba? So again, thank you so much po, Coach Judy. So at least ngayon, nakilala ko na talaga siya ng lubusan. Grabe. So ayan. So next, our next sharer po. Okay, so from team, I'm not so sure kung anong team po si Coach. Okay, si Coach Marites Alianic. Andiyan na po ba siya? Andiyan na po ba si Coach Marites Alianic? Ayan, from XR ulit. Am I right, guys? Grabe talaga itong XR. Ayan, so please help me welcome without further ado. Yes, po, go. From Team Laban ulit. Grabe itong Team Laban na ito, ah. Okay, from Team Laban, si Ma'am Marites Alianic. Please help me welcome po. Okay. It's your time to shine, Ma'am Marites. Go for it, Ma'am Marites. Hello, Coach Leia. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito first time ko po, kaya pasensya na po kung medyo ninerbios. Ako nga po pala si Marites Alianic, OFW po from Malaysia. Actually, magkasama po kami ni Coach Judy Bernal. Tapos from Malaysia po, ay OFW from Malaysia. From Leyte po ako, kaya Bisaya po ako. Isa po ako sa natulungan ng RGS Explore through Coach Judy Bernal. Yung minimension niya po Coach kanina na downline niya na masyadong na rush, eh ako po yun. Okay. Nung una kasi actually mag-2 months na lang po kami, mag-2 months na rin po ako sa RGS Explore kasi halos magkasabay lang kami ni Coach Judy. Konti lang po yung depensya talaga namin. Tapos, kasi nung ini-invite po ako ni Coach Judy, wala po ako masyado talagang interest, sa totoo lang. Nung kinakausap niyo ako, sabi niya, "Oy, tiya, ano nga, mag-join ka nga dito sa bagong business na sinalihan ko." Kasi ano ito eh, sabi ni Dodds, kasi yung si Dodds kilala ko. So hindi tayo lulukuhin yan. Sabi niya ganyan, hindi tayo lulukuhin yan. So sabi niya sa akin, Coach, mura lang naman ang ano, sa una pa lang talaga mabigat ang 9,148, sabi niya ganyan. Sabi, join ka na kasi maganda ang RGS Explore. Eh kasi, Coach, 2 beses na rin akong na-scam, actually na-scam online business din. So parang naano na lang ako kay Coach Judy na pinupush niya akong sumali kasi maganda. So ang ginawa ko, Coach, sabi ko, habang kinakausap niya ako, nakikinig ako pero hindi talaga ako interesado. Yun ang totoo talaga nung una. Tapos sabi ko, sige na nga, join ako. Tapos sabi niya, oh, pakausap kita kay Coach Kester. Nung nausap ko, so si Coach Kester, na sobrang galing po niya mag-explain kung paano ang income, paano ang lakaran ng RGS Explore Company. Sabi ko, ang ganda, no? Wala namang mawawala siguro sa akin kung itatry ko. Tinry ko nga yung 2 nakaraan na malabo ito, napaka-clear na. Kakilala, may nag-recommend, talagang proven na kumita na rin siya. So sabi ko, pa-activate ako at Judy, 3 store. Sabi niya, 3 store ka agad? Sabi ko,
Eh, di ba sabi nga ni Coach Kester, mas maganda nga yung mag-umpisa ka ng trick agad or two. Kasi maganda yung ano mo, yung structure ng ano mo, ng income mo. So, nag-isip po, actually, hindi naman OFW kami, yung aming sweldo talagang monthly na kaano na yun, may babayaran sa ganito, sa ganyan. So, naisip ko, ipagpaliban ko muna itong bagay na to. So, itry ko itong business na ito. So, tinry ko, three store muna. Tapos, sabi ni ni Coach Judy, siya din, three store ka agad activate. Sabi ko, oh, bukas, pa-activate na ako. Sabi ko sa kanyang ganyan. So, pag-activate ko, na after nun, na game plan ako ni mentor, dun ako, wala talaga akong dalawang isip na gusto ko talaga mag 15 store ka agad. Kaya within 3 to 4 days, 15 store ka agad ako. Pero ginawan ko po yung paraan kasi naisip ko talaga din na 135 is napakalaki yung talaga. Pero talagang kung gusto mong sumubok talaga ng bagong opportunity sa buhay, hindi naman po habang buhay talagang OFW. So talagang ginawan ko yung paraan. So talagang alam ni Coach Judy yan, kaming dalawa pumunta ng sanglaan para magsangla. Para lang ho talagang ma-complete yung aming 15 store namin. Kasi yun ho ang kagandahan ng 15 store eh. Kasi ang income mo, mabilis, makikita mo. Tapos nag-i-invite ka ng tao, may mapakikita ka sa kanila kung paano ko kumikita kung mag 15 store ka. Tapos may mga na-invite na po ako. At actually po, Coach Leia, hindi naman po ako na masyadong nahirapan dun sa aking mga invites kasi napaka open-minded po talaga yun. Napaka blessed po sa aking mga downlines. Kahit po sila, Saudi sila, alam nyo naman po na Saudi, 5 hours gap tayo. Tayo, gabi na, sila hapon pa. So, naka-invite po kaagad ako ng apat. So, actually, yung isa ko is Saudi, pero yung tatlo ko is Pilipinas lang naman. So, pero kahit po Pilipinas po sila, nagsisika po talaga. At saka yung Saudi ko pong mga downline, talagang andyan yung, kasi 15 store na po ako, apply nila ako. So, yung nagsasabi, oh ate, kasi dito, yung aming kasing amo, hindi pwede yung mayat mayaka ng uutos. So, bilang upline po, talaga mo, kailangan mo pong tulungan yung iyong downline. So, tinutulungan ko po muna magpa-activate. Tapos sabi, oh ate, sa katapusan ko na ipapadala. Talagang okay naman po. Isa po sa mga downlines, mas sipag talaga kahit napakahirap po talaga ng OFW Saudi. Pero na ho sa Saudi dahil 5 hours gap nga tayo, minsan ho ay nag-i-invite sila na naka-close lang yung camera. So nandun yung takot na tatawagin sila, pero nandun yung motivation nila na ang kagandahan ng GRGS X4. Kasi nakikita yung kung paano kumita. Talagang maliwanag yung income mo na mayroon ka, mayroon ka pang product na maibebenta mo. Kasi sa ano po naman, sa isa po sa experience ko talaga ng sa RGS X4 na talagang legit. Kaya yun po talaga ang inaano ko sa mga ini-invites ko. Wala po akong paligoy-ligoy pag nagpa-invites ko. Talagang inaano ko kung anong kumpanya natin, paano. So, hindi naman po ako nahirapan. Yun lang po ang napaka-blessed ko po talaga doon sa mga downlines ko. At saka nagpapasalamat din po ako kay Mentor Warren, kay Coach Kester na naandyan palagi na nagmo-motivate sa amin, na nag-advise kung ano paano ang way ng pag-invite ng tao, paano ang income. Kahit minsan si Coach Kester parang hindi ko alam kung nakukulitan na siya kasi tinatanong ko, Coach, paano daw ito? Ba't hindi daw siya umi-income yung downlines ko? Bakit daw yung isa umi-income? Tapos pinapaliwanag niya. Tapos pag-busy din po ako, nandyan din si Coach Lotlot na kumakover sa akin para dun sa mga downlines ko na hindi ko kayang kabiran minsan kasi nga busy din ako, may trabaho. So ang ano lang po naman doon, sa para po sa akin, wala naman po yan kung may trabaho ka o wala eh. Ang minsan kasi ang tao pag ayaw,
sinasabing busy po siya kasi laging sinasabi na, oh, busy ako. Ah, ano lang naman yan? Networking yan. Lagi naman, networking. Ano yan eh? Isa yan. So once po na nakapag-prove na ako, sabi ko, ayan o, kita ko, income ko, cheque. Pagpapadala na yan sa anak ko. Sabi ko sa inyo ganyan. So kaya po na-challenge yung aking mga downlines. Ngayon po, ang aking downlines ay may 15 store na yung dalawa. So yung dalawa naman is for, actually po, 8 na po kasi yung direct ko, Coach Leia, for 2 months. 8 na. So yung mga downlines po pa, na downlines na, masyado na po kaming sa awan ng Diyos, Coach Leia, napakadami na po ng group namin talaga. At saka nagpapasalamat ako sa team laban talaga sa aming mga coaches nga. Laging tumutulong at sumusuporta sa amin talaga na nagpapaluap. At saka po, galing naman sa mga pinag... Wala, kasi bilang OFW po kasi hindi naman kasi for life eh. Kasi, oo nga, may sweldo. Pero may pamilya din tayo na gusto nating uwian. Na pag, kahit minsan maano mo, minsan may experience mo yung parang sinasabihan ka na, ay naku, naniwala ka dyan. Iano mo lang yung pera mo. Ay, mawawala lang yan. Nawawala din yan. Pero talaga pong sinasagot ko minsan, may nag-DDM, talaga po, Leia, may nag-message pa kasi, ma'am, oh, ang laki na ng income mo, totoo ba yan? Talaga, alam mo, dito sa company namin, mas maganda. Oh, yung gumaganyan talaga, Leia, oh, sa aming kampanya, maganda, ma'am, daming benefits. Eh, sabi, sinasagot ko po talaga na, sorry, sis, sabi ko sa ganyan-ganyan, loyal po ako sa aking company na RGSX4. Dito na po talaga ako dahil talagang proven na legit at saka maganda ang aming patakaran ng aming kumpanya. Saka dun sa mga susunod pang mga invites ko, minomotivate ko po talaga sila na mag 15 store. Ayun po talaga ang maganda. Saka sa lahat-lahat po talagang ngayon, kumikita na ako, nagkaka-check-in na. So, masaya po talaga. Talagang ma-motivate ka yung hindi mo na maisip na kahit napupuyat ka minsan. Kasi minsan, gabi na po, nag-uusap pa kami. Inaabot pa kami ng alauna, alas dos ng gabi. Kaya, yun lang po ang maisi-share ko talaga na sa una talagang nandyan talaga yung negative, mga nega na tao na kahit ikaw positive pero pag ang daming nega minsan naninega ka rin pero kailangan mong tatagin yung puso mo na ay hindi talaga positive talaga ako yayaman din ako tingtandaan nyo yayaman din ako magpo-post din ako o sino malay mo makakapag 100,000 din kami a month, no? Kaya maipuprove namin sa inyo na dun sa mga nega na talagang ang ating kumpanya ay legit at hindi yung gaya ng iba na sinasabi na, oh, scammer lang yan. Kaya dun lang po, yan lang po, Coach Leia, ang isi-share ko. Salamat po. Ayan. So, grabe, ano? Oh, Coach Marites, grabe ano. Sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap silang tignan. Kasi can you imagine, siya pala yung kinikwento ni Coach Judy kanina. And then imagine niyo po, di ba, mag-upline. Tama, di ba? Talagang mag-business partner po talaga sila. Pero nung una, parang duda pa, di ba? So, binaliwala pa nung una. Kasi nga, again, siyempre, di ba, again, maraming beses ka na po na-scam, Coach, di ba? Yes. Sobrang daming beses na siyang na-scam. But still, sinusubukan pa rin talaga niya na, yun nga, talagang gawin yung RGSX4. At grabe sana all, Coach, no? Sana all, Coach Marites, ha? Na hindi ka nahihirapan sa inyong mga business partner na na-invite na nakuha nyo dito, okay? So, talagang ipag-pray po namin, Coach Marites, Coach Judy, at sa lahat ng mga nandito sa loob ng Zoom po, mga OFW, huwag kayong susuko, okay? Huwag yung mainggit, huwag tayong mainggit sa nangyari po kay Coach Marites at saka kay Coach Judy na talagang
mabilis yung ano nila. Okay, kasi iba yung story ng downline ko yung si Judith eh. Iba yung storya niya kasi nagre-reactivate po siya, pero mas lalo niya na appreciate ngayon ang online, which is tama yung sinabi kanina ni Coach Judy na kung offline pa, hindi ko magagawa to. Tama, di ba? Kasi syempre, number one, busy talaga. Kailan pumunta ng opisina? Tama eh, sa Malaysia, wala pa namang opisina. Di ba? Although may mga business partner din tayo dyan, pero wala, iba kasi yung may office talaga kasi yun yung offline before. That's why I'm telling you now guys na nandito sa loob ng Zoom na napakaswerte po natin. Napakaswerte po ninyo, especially sa mga bago. Kasi nga po, ganito na lang ginagawa natin. Diba? So wala ka na excuses kung na hindi ka kikita dito. Kasi again, nasa bahay lang po talaga tayo. Tama yung sinabi nila talaga na Facebook lang naman ginagawa natin. Magsishare ka lang. Diba? After ng work nila, ang ginagawa nila talaga is ano lang, mag-Facebook. Na which is matagal naman na sila nag-Facebook. Kahit na wala pang RGS export, nag-Facebook na rin sila before. Diba? So tama eh. So grabe, Coach Marites, Coach Judy, thank you so much. Coach Judith, di ba? Kasi nga, sobrang nakaka-inspire yung storya ng buhay nyo. Pero talaga nakikiliti ako kasi nga, ang bilis lang mag 15 store. Kaya guys, bilisan po. Imagine niyo po, bilisan lang po talaga natin. Kasi pag nagpapabagal-bagal ka, mabagal din ka mo talaga. Grabe, oo nga, grabe pala ba talaga yung team laban, di ba? Again, congratulations po sa inyo. Okay, so again, of course, ayan, so I alam ko naman ang dami nang nagte-thank you dito, but of course we have to move forward. Okay, kasi nga po, meron pa tayong final, the last but not the least, okay, sa ating share for tonight. All right, so i-check muna natin kung ready na ba siya. Ready ka na ba, partner? Okay. Yan, ready na po siya. Anong team po ba tong last sharer natin? Is it from Team XR pa rin? Grabe, ano? Palaban talaga yung team laban, ano? Is it from Team XR pa rin to si Coach Daisy? Grabe! Okay, si Coach Daisy Cundino from Team... Saan po siyang bansa si Coach Daisy? Malaysia din po ba siya? Saan bansa po si Coach Daisy po? Pwede po bang chat kayo dyan? Ah, she's from Singapore. Yan yung pinanggalingan ko, Coach. Okay? So, Ma'am Daisy Cundino and from team ano po siya? Team XR pa rin. Laban pa rin. Awa, grabe talaga to. Ang tindi. Tama-tama pala. Una kong tinawag yung partner ko. From Team Golden Dragon. Wow, I think she's coming from team... Sa mga partner, I think she's from team ni Coach Apple. I'm correct? Tama ba ako, Local Din Dragon? Okay, kay Coach Apple na Ronquillo. Ay, kay Coach Menchi. Okay, so again, of course, the last but not the least, our guest share for tonight, Coach Daisy Cundino from Singapore. Yeah, it's your time to shine, Coach. Diyan na ba siya? Where is she? Hold on, nahanapin ko muna. Coach Daisy. Ayan, naka-co-host ka na po, Coach. Ayan. Sige po, Coach Daisy. The floor is yours. Ayan, palakpakan po natin si Coach Daisy Cundino from OFW from Singapore. Mag-unmute ka na lang, Coach. Ayan, hindi pa ata ready si Coach Daisy. Okay? Daisy. Si Cundino, nandiyan na ba siya? Pwede pa kin-check po. Kasi na-co-host ko na siya. Kung siya po ba ito. Nandiyan na po, okay. Coach Daisy. Naka-co-host na po siya. Paki-inform po. Baka, okay, anyway. Hello po. Ayan! Ay, mali pala yung na-co-host. Coach Daisy, ikaw ha? Good evening po, Coach Lee. Ayan!
Okay, welcome po Coach Daisy from OFW from Singapore. Okay, Coach Daisy, it's your time to shine. Thank you po Coach Lia. Good evening po sa lahat. At sa mga hindi pa po ako kilala, ako po si Daisy Condino from Singapore, pero tubong Iloilo, Ilongga din. Sorry, kinakabahan po ako. Sorry. Nagpunta po akong Singapore dahil gusto ko pong makaipon para po sa pamilya at pangarap. Dahil ang goal ko po ay magkaroon ng sariling lupa at bahay. At para rin po sa mga anak ko para sa future nila. Na-invite po ako ni Ma'am Maricel. Noong una, kinakabahan po ako dahil nga takot din, di ba po, pag sinabi networking, marami pong scam. Kaya nag-observe lang po muna ako. Tapos nung in-invite niya po ako magpa-activate, ang sabi ko, sa katapusan lang ng May. Pero nung huli, nung pagkataon na merong okasyon sa ng amo ko nag-celebrate ng kanilang Easter Sunday, tapos na binigyan po ako ng bonus. Tsaka yun po ang pina-activate ko. Tapos nung nakausap din po ako ni Mentor Warren para sa game plan, na nag-iisip po ako kung saan po ako makakahanap ng pang 15 stores. Kaya ang una ko pong nasip sa amo ko, Mang Hiram. Kaya lang bumibelo lang kasi nahiya po akong itodo yung 15 stores. Kaya nung nagkataon na nakausap ko yung amo ko, bago niya po ako binigyan ng pambayad, sabi, sinugurado niya po muna na legit po yung papasukin ko. Kaya siya po mismo ang nag-research sa RGSX for bago niya po ako pinahiram. Kaya laking pasalamat ko po kasi ang reason lang po nila, wala po sila, ang amount ng money, wala pong problema sa kanila. Ang sa kanila lang po, ayaw lang po nila na magkaroon po ako ng problema sa in the future na kung sakaling hindi po legit yung papasokin ko. Kaya yun, binigyan niya po ako ng pang six stores. Kaya nag-automatic, nagkaroon po ako ng 7 stores. Tapos, naghanap din po ako ng mahihiraman. Nag-iisip din po ako ng kung kanino naman ako makakahiram ng pang-ad stores. Kaya naisip ko po buti na lang si tatay, merong extra. Nakahiram po ako kaya lang hindi ko po tinodo kasi nga baka kailangan niya din. Kaya 3 stores yung hiniram ko. Yung una, sabi niya, baka ano yan, baka scam yan. Sabi ko, hindi po totoo, legit po. Kasi na-research na din po na legit siya. 100%. Tapos, yun nga, sabi niya, bahala ka dyan kung may scam ka. Basta bayaran mo lang ako. Kaya yun, laking pasalamat ko dahil on that day, si pinadala niya po agad kay Coach Kester yung pera. Tapos the next day na naman po yung another choice ko naman ulit si amo. Kaya nanghiram na naman po ako para pang dagdag. Tapos
Yun. Tapos yung pang last tour ko po, binigyan po ako ng sister ko na para makompleto ko po yung team. Kaya in within 1 month na kompleto ko po yung 15 stores. Tapos yung friend ko po, pinasok ko as first direct ko. Yung second direct ko naman po is si Sir Andy na naghaw lang po sa post ko sa RJS Export Community. And yung pangatlo ko po si Ma'am Evelyn na nag 15 stores last month as regalo daw po sa akin. Dahil si Sir Andy po na 15 stores na din. At saka yung fourth direct ko po, pinasok po yung anak ko. At as a member po ng RJS Export, malaking tulong po sa amin as OFW kasi madali po tayong makakaipon at para madali rin po tayong makauwi ng Pinas para makapiling ng pamilya lalo na yung merong malayo po sa anak. Dahil pag may mga emergency, lalo na kung involved po yung anak mo. Sorry po. Wala ka pong magawa. Kasi malayo ka sa kanila. Kahit sabihin na merong nag-aalaga sa kanila, pero mas iba pa rin po kung ikaw na parents. Kaya laking pasalamat ko po dahil nakapasok po sa RJS Export. Dahil malaking tulong po ito sa amin na OFW. Sorry. Para po ma... Dahil naisip ko din po maganda po yung RJS Export dahil pag sinunod mo lang po yung sistema, maganda po ang kitaan. Kaya kailangan pong pag-aralan mo lang po ng mabuti. At dahil maliban po sa nag-income ka po sa direct mo, yung mga products po na kuha mo, pwede mo rin siyang ibenta. Kaya doable yung income. Kaya laking pasalamat ko din po kay Maricel dahil na-introduce niya po sa akin itong RJS Export. At yung lalo pong na-inspire po ako dahil sa mga awarding, lagi po akong nakakasama. Kaya lalo pong namomotivate po ako mas move on. Dahil nakasama din po ako sa... nung nag 15 Source Global Club Awardee, naging top contender. Tapos naging ngayon, laking pasalamat ko din po. I mean, na-surprise po ako nung nakita ko po yung UNO MLM Awardee. Nakasama din po ako doon. Tsaka kaya mas lalong nakaka-inspire po mag-RJS Export. Yung sabi nga din po ni Coach Kester, baka daw po makasama din po ako sa OFW topper na. Kaya masarap mag-RJS Export. Kaya maraming salamat po Mentor Warren, Coach Kester, kay Coach Maricel na laging nandyan para sumuporta. At kung minsan siya rin po yung tulong sa akin para mag-assist po sa mga downlines ko. Dahil minsan busy rin po ako sa work. Tsaka kung minsan pag Sunday, meron po akong school. Kaya hindi ko po ma-assist ng maayos yung mga downlines ko. Kaya maraming salamat po. Yun lang po ma-share po. Thank you po. Ayan, di ba? Grabe.
kape. Coach Daisy, ramdam kita kasi yan yung before. Alam nyo naman po yan, di ba? Kaya nga po, hindi nyo na kailangan magpaliwanag. Minsan, wala kayong oras kasi yan yung buhay ko before. That's the reason why na talagang tinodo ko yung RGSX. So, gusto ko po na, hala, teka, mag-lock mo na ako. Ayaw kasi umiyak. Kasi sa totoo lang, teka lang po, iyaka na tayo neto. Ayan. So, okay. Ayan, may isang rule yung condition dito. Okay, dahil hindi nyo naipas, ako maglabas. So, okay. Kaya, don't you worry po, ko, JC. Ma'am, ano, Coach Judith, uwi na kayo. Ala, emotional man yung gabing ito. Okay, saglit lang po. Bakit ako yung umiyak ng todo? Sige guys, spotlight mo nga muna kay lahat. Para sabay na tayo umiyak. Saglit na nga. Asan na yung ba? Okay, kasi hindi nyo nailabas. Ilabas na yan. Ayan, ayan, spotlight natin. Sino pa ba? Si Ma'am Marites. Okay. Ayan. Aba, ako lang mag-spotlight sa akin. Spotlight. Saglit lang ha. Okay. Saglit lang mga anak. Mga anak talaga. Ano. Pasensya nyo na. Pasensya nyo na ako. Dinadalang ko lang po sa ganito. Pero sa totoo lang po, emotional din po. Kasi nga, this is my life before. Okay. So, hindi bakit ko host stop video. Na-stop video ako. Okay? This is my, that's my life also before. So, kaya nga po nagulat ako ni Mentor Warren, pinatchinat niya ako. Coach Leah, pwede bang ikaw ang mag-host para makatawag dito? Makarelate sila. Eh, bakit nawala kayong lahat? Saglit lang ha. Anong bayan, Coach Leah? Okay. Okay, before tayo matapos ba, mag-iyakan muna tayo. Okay lang ba? Saglit lang, saglit. Hindi siguro pwede maraming spotlight, ano? Apat lang siguro, ano? Sige, add spotlight. Yan. Sino pa po? Si Coach Daisy. Spotlight. Bakit ayaw? Ito nga. Si Coach Marites. Para mag-picture muna tayo. Ay, hindi siya pwede mag-spotlight, no? Add spotlight, no? Bakit kanina dumami kayo, ngayon hindi? Napatagal tuloy tayo. Kasi gusto ko kayong picturean. Hindi po pwede walang picture. No, add spotlight. Yan. Tapos, sino pa? Si Coach? Si Coach Marites? Spotlight, add spotlight. Sino pa yung isa? Si Coach Kang. Pumasok si Coach Kang. Yung luha ko tumutuloy. Saglit lang po. Ayan. Sino pa yung isa? Coach Daisy. Coach Daisy. Asan ka na, Coach Daisy? Ayan. Coach Daisy. Ayun, si Coach Daisy. Add spotlight. Ayun, no, diba? So, ayun. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-share po ninyo. Kasi nga, again, kahit kahit na hindi nyo po ipapaliwanag sa amin yon, lalong-lalo ako. Kasi bakit? Buhay ko yan eh. Kung ano yung buhay na meron kayo, buhay ko yan. Okay? Kaya nga po, isa po talaga. Mas ako pa yung umiyak sa inyo. Huy, tulungan yung umiyak. Okay, kaya nga po, mas gusto ko po talaga. Hindi lang po ako. Lalong-lalo na si Mentor Warren na gusto namin na mapauwi na kayo dito sa Pilipinas kasi po, hindi po madali buhay OFW. Kasi ako po, ako kasi before talagang, tuwalya, bitigyan ako tuwalya. Di ba? Ako kasi before, nung nakita ko itong RGS export talaga, sabi ko sa sarili ko, eto na, this is it. Kasi ang akala ko kasi, ang binigay ko talaga sa sarili ko na gagawin yung, magtatrabaho sa ibang bansa, 10 years. Di ba? 10 years. Pero nung nakita ko yung RGS export sa to, lang yung umiyak kasi ko, Sarah. Next time ko, Sarah, ikaw mag-share. Buti na lang po nakita ko yung RGS export kasi hindi siya umabot ng 10 taon. So glory to God. That's why I'm very, I always say thank you talaga kay Lord. Kasi nga po, hindi po ako umabot ng 10 years sa ibang bansa, sa Singapore. Ano lang po ako, 6 years. Kasi po on my 5th year, I hope ganun po ang gagawin ninyo. On my 5th year po kasi, nakita ko yung RGS export. Honestly, matagal ko siyang
Matagal ko siya hindi tinignan. So kayo, you are very lucky. So ako na mismo nagsasabi sa inyo, congratulations, and you are very lucky kasi nung nakita nyo, ginrab nyo agad, tinignan nyo agad. Ako kasi matigas ulo. Bakit po? Hindi kasi to first company ko. Okay, this is my second company. Kaya po acne ako sa gantong klaseng industry. Okay, pamilya. So to cut the long story short po, nagpasalamat ako kasi talagang ginawa ko yung negosyo. Tinataw ko po siya. Less than a year po, umuwi na ako ng Pilipinas. So sabi ko, Lord, buti na lang talaga may RGS export kasi po hindi ako umabot sa 10 taon sa ibang bansa. Ngayon yan, kasama ko na yung family ko at dito na kami. So ito na po talaga ang buhay. Although may trabaho yung asawa ko, di ba? Pero iba yung kinikita natin dito sa RGS Expo. Eh. Alam nyo yan, ramdam nyo yan. Di ba? Kasi ang sarap, di ba? Ako kasi before guys, kayong mga nagsisya. Ako kasi before sa Singapore ako, hindi ako po pwedeng lumabas ng bahay na walang dalang produkto. Kasi lumalabas ako ng bahay, ang dala kong pera po, 5 dolyar. 5 Sing dollar, Coach Daisy. O alam mo magkano halang $5, 'di ba? Basta't ang beep card, oo, basta't ang EasyLink pa 'di ba? Yung EasyLink ko may laman. Oo, kasi 'yun yung pamasahin at isa bas, 'di ba? Lahat pwede na magamit. Yes po, basta't may laman lang 'yun, okay na ako sa $5. May laman ng EasyLink. Oo, 'di ba tama Coach Daisy? So, to cut the long story short, every time na lumalabas ako, may dala ko laging bag. Kaya kung kahit i-check niyo yung Facebook ko before no nasa ibang bansa ako, lagi ako may dalang paper bag, mga bag, malalaking bag kasi po may mga products 'yan. May mga order ako, may order man o wala, 'yun ang ginagawa ko. Kaya sabi ko, grabe si Lord talaga, buti na lang. Ayan, totoo daw sabi ni Coach Janice. Ayan, si Coach Janice kasi doon kami nagkakilala sa Singapore. So again, thank you so much po talaga sa inyong apat na bigay ng inspiration sa aming lahat. Sana po uwi na kayo, wag yun ang tagalan. Okay, so of course, yan, lahat po na nandito, magpa-thank you naman tayo sa kanila. Yan, na kasi nga po, talaga nakaka-inspire po talaga kayo, di ba? So yun, please, paki-open your camera po para magpi-picture muna tayo. Yan. Sige po, open up your camera po. Yan. Picture muna tayo with our sharer for tonight. Okay, yan. Four sign. Yan. 1, 2, 3, smile. Okay, next page. Sabi lang ha. Okay, next po. Ayan, ang babae talaga ninyo. Nag-open na kayo ng camera lahat ba? Pictorial na kasi. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Again, grabe no, crying moment. Nakisama pa ako sa iyakan ba? So again, thank you so much po sa inyong lahat. Magpa-thank you po tayo sa kanilang lahat para at least sa susunod na pag-share, sa susunod po na sharing ng OFW, ihanda yung iba ninyong mga paraparnalia, so ihanda po yung iba ninyong mga business partner kasi nga po mas maganda kasi 'di ba na ma-inspire talaga natin yung ating mga business partner na sa ibang bansa o kahit nandito sa Pilipinas po na nagtatrabaho kasi po kahit nandito sa Pilipinas tapos laging wala sa bahay 'di para ka na din nag-OFW 'di ba kasi hindi mo kasama yung family mo eh. So again, sa totoo lang po, grabe, hindi ako makamuon. Thank you so much po Coach Judy, Coach Daisy, and Coach Marites, and Coach Judith po sa inyong lahat. Maraming salamat at sana marami pa kayong tao may inspire.